Hi guys, welcome back to Dong Vlogs. Ayan. Guys, ngayong araw ay Sunday. So, magpunta pala ako ngayon sa supermarket dahil meron pa akong mga kakailanganin. Dahil kahapon nag-grocery kami, may kulang pala yung binili namin. Dahil ngayong araw pala meron akong bisita. So, yung bisita ko is dalawa lang sila. Which is si Sheila, yung kasi ni Joshua na kasama ko dito sa bahay. At saka yung mama ni Joshua, si Ate Josie. So ini-invite ko sila ngayong araw na magpunta dito. Dahil matagal-tagal na hindi nakapunta dito si Ate. So gagawa tayo ng lechon manok na gaya sa atin sa Pinas. Oo. So yung mga recipe or sangkap, tinitingnan ko lang sa YouTube. Oo. Doon ko lang siya sinusunod kung sa ako kasi pag nanonood ako sa YouTube, tinitingnan ko kung saan yung maraming views. Number one, si Panlasang Pinoy. Pero mayroon pa ding iba na tinitingnan ko na millions of views din na masarap din na loto ng lechon manok. So, yun, sinusubukan ko, masarap naman. Kaya ngayong araw ay tayo po ay magluluto ng lechon manok at saka butter garlic shrimps. Oo, ayan. So ngayon magpunta muna si Dong sa supermarket dahil mayroon bibilhin. Magbili pala ako ng Sprite para sa shrimps ba? Tapos ano pa ba yun? Yung sibuyas, dahon ng sibuyas para sa lechon manok. Kasi hindi pwede na walang dahon ng sibuyas guys dahil pabango yan. Magkasama ang tanglad. So ano pa ba yun? Yun lang. At saka carrots kasi mayroon akong lulutuin next day. Oo, so punta muna tayo sa supermarket, guys. Tara! So, ayan, guys. Dito na po tayo sa supermarket. Naghahanap tayo ng bibilhin natin. So, ayan. Ito pala yung carrots. Ay! French bonnet. Marami. Wala. $2.49. Pero marami na siya guys. Ito yung gusto ko guys kasi yung lasa parang Pinas din. Tsaka yung sibuyas. Isa lang. Okay na to. Yung radish pang salad mamaya. Ito yung radish dito. So ayan guys, meron na po tayong Sprite, carrots, at saka yung sibuyas, at saka yung pangsalad na radish. So, kompleto na tayo. Ay, ano pala? Kailangan ko din pala ng juice or saff. Mahilig ako sa Four Seasons. My God, halos lahat nagmahal dito, guys. Saan yung maganda dito? Ito, antioxidant. €2.19. Pero masarap to, guys. Nakainom na ako dito. Halos lahat mahal. So, ito na lang. Antioxidant, eh. Extra for the man. Okay. Para daw sa mga lalaki. Oh. Ito na lang. Ay. Habang lalaki pa ako. Charot lang. So ngayon magpapa-counter na tayo guys. Dahil uuwi na po tayo. Ayan guys. Nandito na sila. Yung mga bisita natin. Medyo madilim. Ayan. Dito na yung mga bisita natin. Tamang-tama. Katatapos lang natin. Si Ate Josie at saka si Sheila. Anong kami na naman? Ang tagal niyo hindi nakapunta dito. Ay si Ate, ang tagal hindi nakapunta dito. Ayan guys, yung ulam pala namin, yan yung salad guys. German salad. So yan lang yung nakahalo dito sa pagkain ng Pilipino. Tapos nagkamay. Tapos ito ano, shrimps, butter, garlic shrimps. Sarap. Ito yung chicken. Lasang Pilipinas din. Ayan. So nagkamay po kami guys.
kasi masarap pag magkamay. Yeah. Yun lang. Ayan guys, ngayon tapos na po kaming kumain. So, kami ngayon ay magpunta sa Bad Godesberg para meron daw magbili daw sila ng pangsinigang bukas dahil may bisita yung itong si Joshua, may bisita mamaya. So, yung mga bisita niya is mga Pinay din. So dito daw matulog sa amin, tapos bukas dito mag-breakfast. So magluluto daw sila ng Pinoy food. So hindi ako makapagluto dahil meron ako bukas trabaho dito. So mag-start ng 7:30 hanggang alas 2. Kaya yon, sila na yung magluluto. Malas nila kasi wala ako. Biglaan kasi yung pag-duty ko dito sa Rinaldo. So ngayon guys, papunta tayo sa Chana's shop. So yung may-ari from Davao. Kung makikita nyo sa old videos natin, nakapunta na po tayo dito. Ayan. So ito, Chana's. Ayan, tao po. Ayan guys, naka-uwi na pala si Ate Josie, yung mama ni Joshua, at saka si Sheila. So ngayon daw ay magpunta na naman kami sa city kasama yung mga kaibigan nila Sheila at saka ni Joshua na mga na-meet natin last time. Merong iba na hindi pa natin na-meet. So mag-ano daw sila, mag-banding-banding, mag-chill-chill doon sa city. So isasama nila ako. I think ako yung matanda, pinakamatanda doon sa grupo. Nakakahiya nga eh. Pero no choice, kailangan sumama kasi ininbitahan tayo. Mga ano din yung iba, mga bisdak, mga bisaya. So, kita-kits na lang mamaya guys, no? Sa city. Makikita nyo kung sino-sino yun sila. Baka pwede natin ma-interview. Hi guys, good morning. Ayan guys, ngayong araw pala ay meron na naman kaming pupuntahan na isang castle. So, abangan nyo na lang po. So, ang makakasama ko ay si Ate Josie. Kilala nyo na yung mama ni Joshua at saka si Sheila. So, apat kami. Yun pa rin yung kasama ko na papuntang last time sa Keukenhof, Holland. Yung bumisita kami ng tulips. Ganun pa rin ngayon. Kami pa rin ang magkasama. Yun, so mag-train lang kami guys. So ang mangyayari, mag-train lang kami galing dito sa Bonn papunta doon sa Koblenz dahil meron na kaming meron na kaming yung 49 euro na monthly ticket na magagamit entire Germany. Ang kagandahan doon guys, kasi whole Germany na siya magagamit. Yun yung kagandahan. Tapos 49 lang. At saka valid for 2 years. Yung promo nila. So, for sure, 90% sasakay na parati ng train, bus, Straßenbahn, U-Bahn. Hindi na masyado magka-car yung iba. Kasi dito sa Germany, guys, napaka-expensive. Or malaki yung gastusin pag ikaw ay may sariling car. Siyempre, yung maintenance, yung insurance, yung
yung fuel. Kaya pinopromote din nila yung ganong sistema para din sa ano, yung sa kalikasan ba, para kay Mother Earth, ganyan dito sa Germany. So yan guys, dito na po tayo sa train station. So aantay na lang namin sila Ate Josie at si Sheila dito na magdating, dahil sila ay galing pa sa city. So yung train na sasakyan nila is magdaan dito sa amin. So dito na lang kami mag-antay. Ayan, maya-maya alas 8:03 magdaan yung train. Sana hindi magka-aberya guys, dahil ngayong araw dito ay May 1. So dito sa Germany is Labor Day din. I think all over the world siguro ngayon ay holiday. Ayan, so yun lang. Ayan guys, parating na talaga yung train na sasakyan namin. Nandyan na sila Ate Josie at si Sheila. Ayan, si Sheila yung kasi ni Joshua at saka si Ate Josie yung mama ni Joshua. So, malapit kami kasi dito guys sa ano, sa train station kung saan po kami nakatira, 15 minutes sa apartment. Yan guys, nakapasok na kami sa train. Dito na si Ate Josie, oh. Hello! Si Sheila na doon sa kabila. At saka si Joshua. Kami na naman ang magagagawa. Oh. Ilang minuto yung lakad? Isang oras tayo sa Koblenz. Mga 2 oras tayo magbibiyahe. Ah, 2 oras. Malamig yata doon, no? Dahil bundok yun eh. Oo, pero mamaya-maya pag nandun tayo, medyo mainit na. Mga 15 degrees. Hindi uulan ngayon. Mamayang alas 2. Yan guys yung ginawa nating lumpia. So, ano pa ba yung ginawa natin? Basta may chicken dito, may rice at saka bupis. Yun lang.
So, kabababa lang po namin ng train. So, ngayon kami po ay magsakay muna ng bus after maglakad na naman. Saan yung bus? Yung baso. So dito tayo, ay kami pala, dito kami magantay ng bus. Dito ate? Dito tayo? Doon pupunta doon. Oy, ang yung bus. Tingnan mo nga yung... Yan ba? Tingnan natin. Doon may schedule. Ayun, good friends. Yan guys, nandito na po yung bus na aming sasakyan. Oh, yung lalaking pag anuhin mo niyan. Sheila. Ate, hindi na tayo magbayad dito? Ate? So guys, kami po ay nakasakay na ng bus. So maya-maya ay mag-alis na din. So yung iba na hindi na nakapagantay ng bus, ang ginagawa nila is naglakad sila dyan, oh. Dyan sa bundok na yan, naglakad yung iba. Grabe guys, oh. Papunta sila sa taas. So aabot ng 1 hour and 45 minutes kapag ay nilakad mong papunta doon. So yung mga tao na mahilig talaga maglakad, yung mahilig mag-hiking, ang ginagawa nila is naglakad na lang para dala sabay exercise na din. Ganun.
different elements. Cherry blossom, kasimbahan at saka buti na lang kaya ng mga tao tumira dito. Ay, parang sa Pilipinas. Wala, ang tagal na pala dito at ati, tingnan mo, oh, matagal na pala itong mga ano na ito. Bahay na ba ito? Oo. Oh, mga maliliit. Mga middle-alta houses ito. Buti, hindi tayo napadpad sa mga ganda. North Tower pa siya, sila. Gusto ko nga sa ganito eh. Hindi manirahan siya dito, kakasabi ko na ganyan. Kapaka-boring. Mga ganda. Kapag matanda ka na at ano ka na, rente ka na, ganito. Pero si Wolf, ayaw niya ng ganito. Kasi ako din ka. Ako din ka. Gusto ni Diyos na dapat may bar. Dapat tabi ko yung mga city na may mga madaming komunisyon. May mga babae. Pero mas wide sa anong dog, sa Barcelona. Disco lalo ng pag-summer, kahit gabi-gabi ba nag-disco, ang daming disco at sa playa. Babae. Mga nang mga bukit. So nasa tuktok na tayo, ate. Okay. So dito lang talaga banda yung bus. So, kailangan na namin maglakad. Welcome to Dong. Welcome. So, maglakad daw ng 12 minutes. So, hindi na papunta doon yung bus. Dito lang talaga yung bus. At saka yung, kung makikita nyo sa aking likuran, is mga sasakyan yan na papunta din doon sa castle. So, dito lang talaga. Oh. Kung may sasakyan kayo, pwede nyo dalhin dito. At saka maghanap kayo ng parking area kung meron pang bakante. Magbayad yata or may free, iwan ko lang. Nakapunta ka na dito, ate? Oo. Ah! Sumasama mo? Si Wolf, si Marnelli. Birthday ni Wolf yun, sumakit na yung paan niya dahil bago yung pantulot niya, yung chinelas niya. Bakit mukhang pababa tayo? Oo, kasi yung ano na doon sa baba. Yan guys, so ang pinagdaanan natin is yung may mga daan guys na medyo nakakatakot, lalo na ganito guys, oh. Nakakatakot yan guys, oh. Pag mahulog ka dyan, nakakatakot, lalo na pag ikaw ay mahulog sa maling tao. Nako, Diyos ko Lord, delikado yun. Masasaktan ka lang. Sinasabi ko sa'yo. So dito na po tayo ngayon guys sa entrance ng Burg Eltz. So ayan,
Di ko pa po alam kung magpunta po yung mga kasamahan ko, sila Ate Josie sa loob, or hindi na. May entrance kasi daw, I think 18 yata yun, 13. May entrance papunta sa loob. So, kumbaga, ano, yung entrance na yun is gagamitin mo papunta sa loob. Agad-agad, may kadit agad si ate. Si Ate Josie, guys. Mahilig si ate sa ano. Saan tayo dito? Dito, oh. Merong bakante dito, oh. Sa kabila. Mayo ka na lang kaya. Ate, so, kaya kami ngayon, guys, ay mag-lunch na po. Mag-lunch na kami. Gagang ake kaya. Be careful sila ha. Baka mahulog. Ayan. So, hindi nila alam yun. Nag-fried rice ako with egg. Yung kabila, normal lang. Plain rice lang. Dandan lang.